Inaala lang noong January 17, 2020 ay nadawit at sinampahan ng attempted homicide ang dating award-winning child actor na si G. Romano. Ito ay matapos niyang saksakin ng isang Zeus Doctolero sa barangay San Roque, Marikina City. Hindi naman nagtagal sa kulungan si Giro dahil nakalaya agad ito matapos magbigay ng piyansa ang kanyang mga kamag-anak. Dumalo siya ng first hearing pero hindi nagpakita ang kalaban. Dapat noong March 2020 ang second hearing nila, pero hindi natuloy dahil sa coronavirus pandemic. Ayon pa sa pamilya, depensa lamang ang ginawa ni Giro at maraming testigo ang makakapagpatunay nito. Sa kabila nito ay natanggal siya sa kanyang pinagtatrabahuhan sa Makati at naghiwalay sila ng kanyang girlfriend. Dagdag nila na kailangan ng aktor ang tulong ngayon, financially at emotionally, lalo na ngayong sumusumpong ang kanyang karamdaman tulad ng pagsasalita at pagtawa niya ng mag-isa. Ayon sa kanyang mga kaanak, ang problema po, gipit din kami kaya hindi namin siya maipagamot. Gusto sana namin siyang ibalik sa rehabilitation center sa Bataan. Ang kaso, nagkaroon ng pandemic, kaya hindi kami makabiyahe. Maaalalang nagmalasakit noon ang Queen of Comedy na si Ai Ai de las Alas upang dalhin si Giro sa rehabilitation center sa Bataan kung saan bumuti naman ang kanyang kalagayan. Sa kasamaang palad ay bumalik si Giro sa kanyang dating kalagayan nang lumabas ito sa rehabilitation center at bumalik sa Maynila sa pag-aakalang makakabalik pa siya sa showbiz industry. Pagpapaliwanag ng kanyang pamilya ay bago pa ang pandemic, nais na nilang ipatingin si Giro sa isang psychiatrist para mabigyan siya ng tamang diagnosis at gamot. Ayaw naman pumayag ni Giro dahil para sa aktor, mga baliw lang daw ang nagpapatingin sa psychiatrist. Sa ngayon ay nananawagan na lamang ang pamilya na matulungan sila upang mapagamot si Giro.